Mitsubishi Adventure, meron tayo naririnig na yumayagas siya, so yung nag-squeaking sounds kapag tayo ay tumatakbo, lalo na kapag bumibili, sumasabay din yung ingay. So kalimitang issue nito itong ating speedometer cable. So yan, may dala ng cable yung may-ari. So ito yung nagpapagana nitong ating speedometer gauge. So bali, umiikot yung dulo nito. So sa loob nito merong cable na umiikot. So yan, dito nakakonect ito sa ilalim sa may transmission, umiikot habang tumatakbo para gumana ang ating speedometer gauge. Okay, so silipin natin sa ilalim. By the way, para ma-check natin ito, no? Para masigurado natin, pwede natin tanggalin yung connection itong ating cable. So ito tinanggal na ng may-ari. Yan yung umiikot. So tinanggal siya, tapos pwede natin siya itakbo. So fix lang natin para hindi sumabit habang tumatakbo. Dito siya na-connect, ikutin lang natin, tapos pwede na natin siyang ilagay dito sa isang side. I-fix na lang natin kagaya ng ginawa niya para may takbo natin at may sure natin kung yun nga yung umiingay. So kapag tumakbo tayo at nawala yung ingay, so ito yung pinanggagalingan. So pwede hugutin siya, lagyan ng grasa, pero mas mabuti, minsan kasi hindi din nakukuha, mas mabuti na palitan na natin siya ng buong cable. Okay, so ito yung ano, kung paano magtanggal o magpalit ng speedometer cable. Halimbawa, hindi natin gumagana yung cable, napuputol yung cable dun sa loob, hindi na gumagana yung speedometer. So dito, ituturo ko sa inyo kung paano magkala. So tatanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Yan. So dalawa lang siya, magkabila. Okay, so pag natanggal natin yan, ilahin na natin itong cover ng pinaka panel niya, yung kanyang panel gauge. So inihila lang ito. Ilay-lay lang itong lalim na cover para mas madaling tanggalin. Tapos ilahin lang natin pataas. Yan, nakaklip lang yan. Pagkatanggal ng dalawang tornilyo din, mailabas na natin yung kanyang cover. So medyo mahirap kasi bunutin yung cable. Yung minsan kinakayang bunutin yung speedometer cable doon sa likod ng gauge, pero ito yung mas madali. So para madali din maglagay ng cable. Okay, pag natanggal natin tong cover, merong apat ditong tornilyo. Yan, just my panel. So sa apat na sulok, ngayon yung tatanggalin screws. So gagamit tayo ng Phillips screw para matanggal yung mga tornilyo na yan. So hindi na natin kinakailangan tanggalin yung electrical connection. So tanggalin lang natin yung cable. May presyon tayo dyan. Ayan yung speedometer cable. Pipress lang natin yung lock, then hihilahin natin. Okay, so pag na-press natin, hilahin natin, then tanggalin na lang natin yung mga cable doon, yung mga clip ng cable sa ilalim para may lusot natin. So ito, katulad nito, itong pin ito, nasa ilalim ito, doon may mga pedal. Ano? So tanggalin lang natin yan, then mahihila na natin yung cable. Pag na-press na natin sa cluster, hilahin natin pababa, may lusot na natin at may labas na natin yung ating speedometer. So ito, kalimitan sakit talaga ito ng adventure. Ang dami na namin ng palitan na ganito, yung kapag may umiingay. So minsan nagdududa tayo na maaaring sa gulong yung pinanggalingan ng cable. So anong ingay? Minsan akala natin bearing, parang ganun ang tanong. So ito yung dulo ng cable. So tatanggalin lang natin. Tapos ganun din yung gagawin natin sa ilalim. Basta yung mga clips, tanggalin natin para ma-lusot natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede natin hilahin siya tapos lagyan ng grasa. Okay, so dito nga, papalit tayo. Yan, tatagalin din natin yung mga clip doon. Pwede na natin hilahin yung ating speedometer. Okay, papalitan na natin. So mas mabuti kapag magkakabit tayo ng bagong cable, bago natin ikabit, bulutin natin yung laman sa loob, yung pinaka cable niya, then grasahan natin. So make sure parehas yung haba ng ating cable. Yan, tatanggal to, pwede natin siya, ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede tanggalin yung buong yan, then grasahan, ibalik. Minsan nakukuha sa pagkagrasa. So hindi na natin kinakailangan tanggalin yung buong panel, pwedeng sa ilalim lang bunutin natin.
lagyan ng grasa, minsan nakukuha. Okay? Kung hindi naman, so much better magpalit tayo ng concave board. So doon din natin padadaanin kung saan natin inilusa, tandaan lang natin para hindi siya ma-disalign. Kung saan tinanggal, doon din natin ibabalik at doon din natin padadaanin yung ating cable. So be sure ibalik lahat natin yung ating mga clip. Pag may kabit na natin doon sa taas, no, kompleto na doon sa taas, nakalak na, maglagay tayo ng tornilyo doon sa retainer ng panel din, ikutin natin sa ilalim. Tapos tingnan natin doon sa, ano, tingnan natin kung gumagana. Okay? Ikutin mo. So bago natin buong. Kick out. Kabila. Kick out. Naikot mo na yan. Ayan, panya kaya lang. Ibin mo, ibin mo. Ayan. Tapos iniikot mo yan. Sige, kick out. Bilhin mo. Pakabila. Kabila. Sige, ikot. Kabila, kabila. Sige, ikot. Sige, ikot. Ikot, ikot. Okay na, okay na. Okay yun. So ito, ikotin yan. Dapat hindi natin papasok. Tapos tignan natin. Basta pumitik yung gauge doon sa taas, okay na yan. So pagkakabit nito, siguraduhin natin naka-align yung slot doon sa pinaka-guide, you know? Tapos hapitan natin, gamitan natin ng slice, pwede din naman kamay lang, then test drive kung okay na yung sira, kung wala na. Ayan, siyempre test drive natin. So tinignan lang natin kung magana. Okay, yun na siya. Tingnan din natin kung walang hindi. Okay, so far so good. So ito yung ano, kalimitang isa ng adventure kapag ka may umiingay yung para lumalangit-ngit kapag ka tumatakbo. So kalimitan po speedometer cable, minsan nakukuha sa grasa, minsan kanakalangan natin magpalit. Okay, so, yan. Sana makatulong sa may ganitong problema. Thank you.